na kayo. Huwag na kayong tumibili. Sa ato, huwag na kayong tumibili ng Cebu Pacific Piece of Air. Reklamo lang. Dinidiscriminate ng Cebu Pacific ang piece of air compared sa regular air passenger. Tulungan niyo akong ireklamo sila. Ito ginawa sa akin. Magsakit ko sa roktano. Ito announcement ng piloto. Attention all regular air passenger. In case of emergency, if you look under your seat, there's a light press. To all piece of air passenger, in case of emergency, repeat after me. Our Father, nung nasa Japan ako, ang ganda sa Japan, mga Gretchen, ang Pinoy, pag nagpunta sa Japan, dumidiretso sa hotel, saan dumidiretso? Sa toilet. Bakit? Kinukuha yung shampoo, conditioner. Nako, nakakuha ko sa nakita ko sa toilet sa Japan, shishido. Ang laki, ang ganda, gusto ko uwi. Kaya alam, mahuhuli ako. Alam mo ginawa ko? Lumabas ako, bumili ako ng Ziploc. Hating gabi na, Lola, ang ganda ng toilet sa Japan. Pag binuksan mo yung pinto ng toilet sa Japan, automatic umaangat yung upuan. Dito, buksan mo yung pinto, pag umangat, multo yun. Ang daming pinipindot, kahit kaming toilet sa Japan, pag upo ka, iinit yung upuan. Dito, upo ka, iinit yung ulo mo eh. Saka, pinag-usap ko sa Japan, yung bidet. Pag pinindim mo yung bidet sa Japan, paglabas niya, alam niya kung sa tatama, yung tubig, eksakto sa butas. Kahit i-adjust mo, ma-adjust mo yung tubig eh. Natutulog na ako sa labas, sinusundan pa ako ng tubig eh. Dito, ang bidet sa Pilipinas, careful ka. Bago nyo gamitin, testingin mo muna. Ang lakas, bumabasag ng pader. Binamit ko yung bidet dito, paglabas, ha! Lumabas yung tubig sa ilong ko eh. Ang lakas, sobra. Yun, kaysa pa ako naglamo, I do my stand-up sa Malaysia, Japan, Kuala Lumpur, Singapore, Taiwan. May kumausap sa akin, Malaysia, sana walang Malaysian dito. May Malaysian pa dito? O, tuloy itong joke na to, ha? May kumausap sa'yo, Malaysian. Sabi sa akin, totoo to, mag-question sana, pagtanggol mo kami. Tayo na mga Pilipino, para sa mga Malaysians, amoy matis daw tayo. My God, I was so offended. Kasi ang experience ko sa Malaysia, ang mapaho talaga. Papasok ako sa 7-Eleven, kasama ko yung asawa ko. Pagbukas ko ng 7-Eleven, na amoy ko mapaho. Promise, ganito reaction ko. Sabi ng asawa ko, sira ulo ko, mamapatay tayo dito. Humiyak ka lang sa bibig. Pumapasok ko sa 7-Eleven para akong astronaut. Hindi siya nag-work. Nalasahan ko eh. I was so... Pero you know what? I'm proud to be Pinoy. Ha? Don't get me wrong. I'm proud to be Pinoy. I was in America, using the swimming pool. Alam ko, may sabaya ang Pinoy. Kasi tayo mga Pinoy, unique. Tayo lang mga Pinoy ang nakakapagsinig sa swimming pool. Incomplete basketball uniform. Kaya tuwang-tuwa ang mga lifeguard pag binagalunod ng Pinoy eh. Oy, number 32, Castillo. Out! Alam niyo kung excited ako napunta dito? Gusto ko makausap yung may-ari ng St. Peter Memorial. Andi dito ba siya? My God, sayang! Kasi Sir Anton, gusto ko makausap yung may-ari kasi nag-direct ako traffic sa EDSA, nakita ko yung billboard nila, hindi ko alam pag inaprubahan. May marketing sila, inaprubahan nila. Ano dito yung St. Pete? Ay, kausap na. Kasi ay ito yung billboard. Dalawang billboard. Totoo to, swear ko na. Unang billboard ng St. Pete Memorial. 50% off. From July to December. Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, may promo yung St. Peter ah. Baka gusto mong i-abay. Pangalawang billboard. Totoo to. Buy one, take one. Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, kausapin ko magsabay na kayo. And you know what? I'm also one of the writers of the teleserye. Of course, Miss Gretchen is parang nag-lubas sa teleserye. Sino naroon ng teleserye dito? My God, manood kayo ng teleserye. Marami kayong matututunan sa teleserye. Ang una niyo matututunan, magmabayin sa'yo driver mo, siya ang tunay mong ama. Manood kayo! Nanonood ba kayo sa ABS-CBN? Manood kayo ng mga news! Huwag nyo intindihin yung mga seryoso news, intindihin yung mga nakakatawang news. Di ba na pagpansin nyo, pag may mga news, may tag-ulan, yung weatherman, pagbaha, ito lagi ang news reporting. Baha na naman sa Malabon, hanggang tuhod. Tuhod, Nino? Kung tuhod din na bulan, di okay lang. Tapos natutuwa ko pag may nasusunod na bahay, yung reporter, kasalukoy lang kung nasusunod na bahay, kausapin po natin ang pamilya nasusunugan. Ano pong darapat naman nyo ngayon? Masaya! Matagal na namin gusto masunog yung bahay na yan eh. Tapos may nakamotor, nabangga, dubuan, nalapitan ng reporter. Ano bang pakiramdam nyo? Oh my God, what an experience! Eto pa, commercial.
dito may hire ng safeguard. Safeguard, it kills 99.9% of germs. October 20, 1989 pa lang, safeguard, it kills 99.9% of germs. 2019, safeguard, it kills 99.9%. Ba't dito mapatay 0.1? Mr. Politics Symbol? Ito pa, commercial ng beer, nakikita ko. Ang daming umiinom ng beer. Bakit? Sa commercial ng beer, walang lasing. Lahat sumasayang. Saan big light? Si Sam Quinto, sexy babae, may commercial. Nag-swimming, pag-aaron, sexy pa din ang lakad. Hindi totoo yun. Ang babae lasing, nag-swimming, hindi naaaron yun. Kaya ako, Sir Atom, pag gumawa ko ng commercial, Sir Tony, kayo ang gagawin ko. Ito ang totoo ang commercial ng beer. Red Horse, ito ang tama! Pare, maalaman ko siya! Sa akin ko ba, napansin ko lang ha, iba ang suka ng mayaman sa mahirap. Ang suka ng mayaman, may steak, caviar, french fries. Ang mahirap pag sumuka, cream lang. Tapos may ding-dong. Alam niyo yung ding-dong? So, pag sinuka mo kumpar na ng green peas, pag sinuka mo kumpar na, ayun po, isaya mo. At hindi ko ba may hard na sesto? Diyos ko, sino umiinom ng sesto? Umiinom ko ng sesto? Mang Gretchen, umiinom ng sesto? Just to taste the life of poverty again? Nako, alam niyo ba kung gusto lang ng sesto? Ang Pinoy gusto ng sesto? Kasi ito lang kayo sa isang oras sa buong mundo na hindi yung matatanggap na ubus na. Meron pa to eh. Kalahati pa. Sabi na ba, meron pa eh. I'm single at all. Sino ba mga married ka dito? Kasi I've been married for 23 years eh. Anybody, masaya ba kayo? Kasi hindi na ako masaya eh. Kaya ka dito ako na Sunday. I'm married by the way, I'm married by the way. Okay, kung pwede kong kumbahin, hindi ako masaya. I was with my wife. Lumilipad yung aeroplano. Malaysian Airlines. Of course, aeroplano yung lumilipad yun. Hindi naman ako tanga, di ba? Lumilipad yung aeroplano. Listen to me ah. Pagkwento ko lang ba, hindi kami masaya. Pagtayo ko, tinanggal ko yung seatbelt ko. Alam mo, tanong sa akin ang asawa ko? Sabi sa akin, saan ka punta? Ano mga options ko sa aeroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, mag-yossi ako? Pagdating namin sa Malaysia, nagtatabog. Tinanong ko, concern ako eh. May problema? Ang sabi sa akin, hindi mo alam. O, kaya kung matinatanong, hindi ko alam eh. So, hindi mo nga alam. Parang ganda nga. Ang problema sa'yo, wala kang alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Niyaya ko sa resto, sabi ko, ano gusto mo pagkain? Sabi sa akin, kahit ano. So, umorder ako. Pagdating ng pagkain, sabi sa akin, ba't ito yung order mo? Akala ko kahit ano, huwag lang ito. Wala ka talagang alam eh. Ganyan ang naranasan ko. Kasi my wife is the daughter of a general. Mayaman sila. It's a typical love story. Mayaman ang magandang babae, wapo yung lalaki. Sandali, kwento ko ito ha. Hindi tinatawa ito mga Gretchen ha. Para seryoso ko ito na. Di ba ganyan yung maalala ko kaya? Pangit yung ano? Pangit yung itong buhay. Mga ganda yung mga gumaganap. Nabuntis ko yung asawa ko dahil ayaw sa akin ng father-in-law ko. Hindi yun naman ako natatakot sa general. Sabi ko, sasama kita sa tatay ng general. Hindi ako natatakot. Sinama ako sa bahay, sa Forbes. Sabi ko, general, nabuntis ko po yung anak niyo. Sabi sa akin, paano mo nabuntis yung anak ko? Gusto niyo malaman, may paglabastos. Huwag na! Ano pa pagkain mo sa anak ko? Kung ano itong laman ng rep nyo? At kung magkano bibigay ng allowance, it's really up to you, Dad. Saan ang mga ititira? For the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa inyo. Pagkatapos nun, iahanap namin kayo ng magandang apartment. Pinakasal ako? Di ba pagkakasal ang Pilipino, nagtatanong sa tatay? Nagtanong ako sa tatay ko, Kai, ano ba mapapayo mo? Anak, halika dito. Always remember, be the king of the house. Be the law of the house. Be the lion of the house. Lahat ng ayaw ng asawa mo, gawin mo. Lahat pasigaw. And always have the last word. Totoo yun. 2 years later, I'm the king of the house. My wife is the ace. I'm the lord of the house. My wife is the judge. I'm the lion of the house. My wife is the circus trainer. Lahat ng ayaw na ginagawa ko, ayaw niyo maglaba, ako naglalaba. Lahat pasigaw. Magsahin ka. Oo! Kaya bumalik ako sa tatay ko na naglalaba din nun. Sabi ko tayo, pahinga ka muna dito tayo sa blansyahan mo. Ba't anak, sinasaktan ka na ba niya? Opo eh. Eh di welcome to the club. Hindi pa rin pala napubuto ng sumpa. Pero ito, may sasabihin ako sa inyo bago umalis dahil napamahal na kayo sa akin. Sa mga lalaki, pag nararamdaman nyo
Naaawain kayo ng mga misis nyo at mag-iinuman kayo. Okay, ito gawin nyo. Pag malapit na kayo sa bahay at nasa pintuan si misis, tinanong ka sa atali, lasing ka, himatayin ka. Pag inimatay ka, magtatarantay yung misis mo, kukunin ka sa labas, ipapasok ka sa loob. Tapos, bibihisan ka ng damit. Uba rin yung damit mo. Habang inuuba, ito sabihin mo, huwag mo uba rin yan. Mahal ko asawa ko. Sigurado, pag gising mo, may buffet ka, may choir. Pangalawa, pag hindi nag-work yun, ito naman gawin nyo. Dalhin nyo lagi yung wedding album nyo. Nag-work sa akin yan. Para paglasing ka umuwi, umaga ka umuwi, salubuhin ang asawa mo. Tratado ka sa kadali, ha? Sabi mo lang ganito, love, tama na. Sawang-sawa na ako sa lagi natin pag-aaway. Ang gulo-gulo ng buhay, namimiss ko na yung babae yung pinakasalam ko. Makakalimutan yung problema, lalo pag nakita yung picture niya, oh my God, I'm so payat pa there. Pero sa mga misis, pakakala nyo, pakayas ako sa mga lalaki. May fire na sa inyo. Ang Gretchen, take note of this. And because I don't entertain questions after myself. Pag nararamdaman nyo ng mababaeng asawa nyo, huwag nyo maawayin. Hindi nyo kami mapapaamin sa kanyan. Ganito gawin nyo, hintayin nyo umuwi ng bahay. Pakainin nyo na masarap. Marelax ka. Patulugin nyo. Patulugin nyo na maimbing. Hayaan mo kung ito maimbing. Maghintay kayo ng alas-stress na madaling araw. Pag alas-stress na madaling araw, bigla nyo gisingin. Huwag gising, mag-bihis ka. Huwag na, hinahat ng asawa mo. Pag nag-bihis, uli. Ang asawa mo, ginising ako hating gabi. Nagising ako, nakatayo, alas-tres na madaling araw. Nakakatakot ko yung asawa ko, nakatayo, alas-tres na madaling araw. Sabi sa akin, tarantado ka. Bakit? Napanaginipan ko, may babae ka. O, ano magagawa ko doon? Ang sakit-sakit. Ano ang gagawin ko? Basta, o sa'yo ko sige matulog ka, magsusorry ako sa panaginip mo. Napakasaya, no? Ang pinakaayo ko lang mukhang mga mature na naman kayo dito, no? Sana, mukhang matatalino itong crowd na to. Bago ako umalis, gusto ko muna matest kung talagang matatalino kayo o talagang mayaman lang. Tetestin ko muna itong crowd na to dahil sa mga Gretchen, matagal muna mag-request yung mga lalot sa akin to. Saka si Sir Tony, saka si Sir Atom. Maggusto ko lang malaman kung talagang matalino itong crowd na to kasi mukhang matalino. Tetestin ko lang. Marami tayong minamaliit na bagay sa mundo. Ang gilig natin, minamaliit natin, di ba? Kasi nakakalimot tayo. Pero once na may stick neck ka, napapansin mo, naimiss mo yung leg mo. Pag may stick neck ka, ang dami tumatawag sa'yo. Di ba? Alex, oh my God. Sa kabila, shucks. Pag may stick neck ka, nalalagad yung mga bagay mo. Di ba? Diyos ko, yung kaibigan mo, ito nangyari sa kanya. Yung hin na laki niya, naputol. Mula nun, hindi na siya naging okay. Okay, tumawas mong kretsya, nakagets. Okay, okay na tayo. Nag-iwala yung mag-asawa. May tumawa, may hindi. Matagal talaga yung joke na yun. Yung mga dinakakuha, normal lang yan. After 3 weeks, makukuha nyo yan habang naliligo kayo. Oh my God, nakakita ko yun! Okay, na-separate na natin yung matalino sa nagtatalitalino. Lagi yung iba, tumatanong pa, pinapaliwalog isa. Para hindi maiwan, tumawa ka lang. Magmukha yung tatay, pamilya natin. O sige, ito po yung second level ng joke na yun. Hindi ko inaasahan, nagagalitin ko to. Pero mukhang mapipilitan ako. May kaibigan ako! Naputol yung hinlalaki. Mula nun, hindi na siya naging okay. Oh. Senator, okay lang po. Kapaliwalag po sa inyo. Hindi po kayo pwede lokohin. Mahirap po. Naitigyan ko naman na marami ko yung ginagawa. Kaya, o sige, second level ng joke na to. Mag-a-adjust na ako. Mag-recheck, tumawa na kayo na muna. Nakita ko kayo, hindi ko kayo kayo malabanan. Baka mamaya, mabasya ko. Okay? Para sa mga iba na hindi nakakuha, except kay Ms. Gretchen na nakita niya talaga yung joke, sinasabi ko lang para nakuha niya na, napakatalino. Sa mga hindi nakakuha, mag-a-adjust ako. May kaibigan ako. Naputo lang, hintuturo. Tinanong ko kung sino mabutol, hindi niya maturo. Nag-gets ha? O malamang, sosyal to. O sa mga sosyal, may kaibigan ako, naputo lang middle finger. Mula nun, mula sa iba pa. Sosyal ha? O sa mga jologs na nag-iwan, mag-a-adjust ako. May kaibigan ako, naputo lang hiniliit. Mula nun, ang dumi ng ilong niya. Okay na, nakover ko na lahat. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Magandang na. Magandang tanghali, this is the first time we're performing sa tanghali on a Sunday. Nagpapakita lang kung gano'ng ang kailangan ng pera. Instead of pasabi ko sa ako, sabi ko, birthday ko bukas eh, October 7, sa lumbog dapat ngayon. Pero sabi ng mga anak ko, Daddy, ano ba? Magsuselebrate ko tayo, anak, pera ko. Araw-araw mo tayo magkakasama eh. Diba, malaga pera ko. Biniyaran tayo dito ng 5,000. Tapos, GC ng Starbucks.
bukas ang expiration. Kailangan natin mahabol doon. I have a 22-year-old son, I have an 11-year-old son. Yung 11-year-old ko, ang tuition niya is 120,000 sa Colegio de San Agustin. Pag nagbayad ako ng cash, first time ko nagbayad ng cash sa Colegio de San Agustin, inabot ko sa babae yung 120. First time ko nag-abot ng pera sa babae nang walang kapalit. Sa mga tumawang lalaki, okay lang, kalma lang tayo. Maraming salamat po sa inyo and enjoy the rest of the day. And maraming salamat for listening. Thank you! Thank you very much, Mr. Alex Calleja, and of course, would like to thank you all for coming today and for booking.